Nagpapatuloy ang ginagawang pagtanggap ng Comelec Caloocan North ng mga nagpaparehistro ng mga botante. Pero hanggang ngayon ay pakunti-kunti pa rin ang nagpaparehistro mula nang ibalik ang operasyon ng ahensya dahil sa COVID-19 pandemic. Sir Erlo Bringa sa detalye. Pakunti-kunti pa rin ang nagpaparehistro sa Caloocan North mula nang i-anunsyo na ng COMELEC ang muling pagpapatuloy ng voters registration para sa darating na eleksyon dahil nga sa lumaganap na COVID-19 pandemic. Sa tala ng COMELEC Caloocan North, aabot pa lamang sa 42 ang kabuuang nagparehistro na sa District 1 ng Caloocan City. Kumpara kasi sa bilang ng mga voters sa Caloocan South area, higit anya na mas marami sa Caloocan North. Ang kay Attorney Maria Ann Gonzalez, Election Officer 4 ng Caloocan North, hindi pa ganun karami nagpaparehistro mula nang sila magsimula ulit na tumanggap ng aplikante. Pero handa naman anila sila sa mga susunod na araw sa pagdagsapan ng mga magpaparehistro. Noong unang araw, madami, kaya lang marami rin na-recheck. Kasi unang-una, wala silang mga, yung iba walang face shield, walang face mask. Yung iba, walang mga IDs. Tapos yung mga iba, yung meron mga COVID self-declaration form. Yun, kulang sila ng mga requirements. Plus, pinapaintindi namin na ganitong number of ano lang applicants ang kaya namin i-accommodate kasi bawat pagkuha ng biometrics, nagdi-disinfect kami na maginamit po nila. Kaya it takes time. Ayon sa COMELEC dito sa Caloocan North, napayuhan nila lahat ng magpaparehistro na magtungo muna sa online appointment sa kanilang Facebook page para nang sa ganun ay ma-accommodate sila kapag sila ay pumunta rito. Hindi kasi muna pinapayagan ang walk-in applicant para maipatupad nga ang physical distancing. Pero hindi kagaya ng dati na maaring mag-walk-in ang magpaparehistro, ilan na hindi na-accommodate dahil hindi daw nila nakita na kailangan pa pala ng online appointment bago makapunta sa COMELEC office para magparehistro. Hindi naman nila pinost na walk-in pala, kailangan mag-file ka doon sa ano, yung Facebook page para registered ka, tapos priority ka nila. Sana maintindihan din nila na masahe din kami. Malayo din pinunta namin. Mahirap din pumunta dito. Hindi ganun kabilis kumuha ng sasakyan. Yung mga advisories, mga protocols, ang hirap intindihin ng mga tao. Kasi ang dami po talaga ang gusto magparehistro dito po sa District 1. So, nahirapan po kaming ipaintindi sa kanila yung mga safety protocols. Liwanag naman ng COMELEC, kailangan nilang gawin ang limitadong i-accommodate kada araw na magpaparehistro upang masunod ang physical distancing at ilan pang mga health protocols. Nagtalaga din sila ng mga physical distancing marshals upang masiguro na maipapatupad sa pila ang physical distancing at ilan pang mga health protocols. Ilang mga nagpaparehistro naman ang sang-ayon sa ganitong setup at naging positibo naman ang kanilang reaksyon dito. Sir po kami ng lugar. Dati po kami, butante po sa south, ngayon po sa north. Okay po ang service nila. Muli naman sila nagpapaalala sa mga tutungo pa sa kanilang tanggapan na sumunod sa procedures sa pagpaparehistro upang masunod din ang ipinatutupad na health protocols bunsod pa rin ng COVID-19. Para makasiguro po sila, dahil available, mayroon naman po kaming Facebook page, FB page, pwede sila mag-inquire doon. Sa Facebook po, pwede na lang i-type lang po yung First District. Lalabas na po yung ano namin, page. Pwede naman po sila mag-inquire doon. Para sa Eagle News, Earl Bringas, Winnie Winnie Interesting Times.